Samantala, kapwa inalmahan ni na NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala ang pagkakasibaksak nila sa pwesto. Kasabi nito, maghahain ang petition for certiorari at hihiling sa Korte Suprema na linawin ang security of tenure ng isang career official ang dalawang nasibak na opisyal ng NBI. Samantala, kapalit ni na Esmeralda at Lasala nanumpa na. Ang detalye sa report ni Juliet Carangian. Dismayado si na NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala sa ginawang pagsibak sa kanila sa pwesto. I'm disappointed with the order of the Secretary. Nasupresa ako at ang paniniwala ko, pag masipag ka at tapat ka sa tungkulin at may loyalty ka sa institution, matibay na yung iyong posisyon. Maghahain raw sila ng petition for certiorari at hihiling sa Korte Suprema na linawin ang security of tenure ng isang career official. Siguro gagawin namin to para na rin sa kapakanan ng lahat ng career officials at ng buong bureaucracy. Na they are presidential appointees and therefore they serve at the pleasure of the president, meaning anytime that the president would want them out, the president has the absolute prerogative to do that, lalo nang hindi naman sila seso. 27 taon sa serbisyo sa Esmeralda habang 30 taon namang nanungkulan sila Sala sa NBI. Pero katwiran ni Justice Secretary Leila De Lima, questionable ang integridad at katapatan ng dalawang opisyal kaya sila sinibak sa pwesto matapos na mag-leak noon ang pagpapa-aresto kay Janet Limnapoles. Depensa naman ng dalawa, hindi umano sila ang nagbigay ng tip o impormasyon sa paghuli kay Napoles sabay turo sa iba pa nilang kasamahan sa NBI. Hindi pinangalanan ni Esmeralda pero tinukoy niyang dalawang opisyal ang nasa likod nito. Ang isa ay nasa mataas na posisyon ngayon sa NBI habang ang isa naman ay umalis na sa bureau. Sabi ni Esmeralda, may hawak silang CCTV footage na makakapagpatunay kung saan nakipag-meeting umano ang naturang opisyal kay Napoles. Sa isang hotel at restaurant raw ginawa ang pakikipag-meeting. Handa raw silang humarap sa anumang pagdinig, sakali mang sila ipatawag para lumabas ang katotohanan. Hindi kami ang nakipag-meeting kay Napoles at hindi kami ang nag-tip kay Napoles para hindi siya ma-aresto. Dahil kaming dalawa, ang gusto namin mahulis at malagay dito sa kulungan namin. Si Atty. Antonio Pagatpat ang pumalit kay Lasala sa Comptroller Services, habang si Atty. Ricardo Pangan naman ang pumalit kay Esmeralda sa Intelligence Service. Kanina ay nanumpa sila sa harap ni De Lima. Nanumpa rin si Jose Doloy Ras na isang certified public accountant na siyang pumalit sa binakanteng pwesto ni NBI Director Virgilio Mendez sa Intelligence Service. Kasama rin si Atty. Edward Villarta na pumalit rin sa nagretirong si Deputy Director Rickson Chong. Sinaksihan ang panunumpa kasama si Mendez, Assistant Director Medardo De Lemos at si Deputy Director Edmundo Arugay. Hindi dumalo si Deputy Director for Comptroller Services Rafael Ragos na siya di umano ang tinutukoy na isa sa mga may kinalaman sa nagsiwalat ng impormasyon tungkol sa pagpapa-aresto noon kay Napoles. Dahil rito hinamon ng Justice Secretary na pangalanan ni Lasala at Esmeralda kung sino talaga ang kanilang tinutukoy na nag-leak sa pagpapa-aresto noon sa tinaguriang pork barrel queen na si Janet Limnapoles. So mga sino yon? So and then why are they doing that? Ngayon na lang nila hindi nila sa akin yan dinulog. Malapit 'to sa inyo, Ma'am. Juliet Carangian, Eagle News.